guys! This is Cynthia Laurete. Welcome back to my vlog! So, today, ang lulutuin ko is creamy seafood soup. So, chowder lang yung tawag doon. So, seafood chowder creamy. So, tara, let's magluto na tayo! Ito ang ating mga ingredients. May iba't ibang klase tayong seafoods. Tahong, hipon, pusit, butter. At meron tayong carrots, parsley, hard cream, milk, pepper, salt, at saka yung cubes na shrimp. Meron din tayong paprika, at saka celery, at saka flour, at butter. So, tara, let's magluto na tayo. Painitin ang kawali, tunawin ang butter. Dinamihan ko ng butter para mas malasa. So, tunawin lang natin siya. Bantayan na huwag masunog. Pagkatunaw, lalagyan natin siya ng harina. Ayan, pwede na yan. Lagyan ng harina pag mixing. Haluin lang ng haluin. Habang inaantay natin mawala yung ano, ayan, pwede na natin ilagay yung harina. Lagay na natin lahat. Haluin ang haluin ang haluin. Pagkatapos na ito, matunaw na yung harina, isusunod na natin, lalagyan na natin siya ng gatas. Ayan. So, ayan, okay na siya yung harina at yung butter. Pwede nang lagyan ng gatas. So, lagyan na natin ng milk. Light milk yung nilagay ko. Pwede namang evaporated milk. Nasa sa inyo yan kung ano gusto nyo ilagay. So, aluin ang aluin. Pag malapot na siya, consistent na. Tsaka nyo ilagay yung onion. White onion ginamit ko. Pero isinalin ko siya sa malaking kaldero kasi soup ngayon gagawin natin eh. Hindi naman kasya dyan sa may kawali. So, haluin natin yan para maganda yung lagyan ng asin. Lagyan rin ng pepper. Pamintang durog. Nasa sa inyo yan kung gaano karaming gusto nyo ilagay. Ayan, consistent na. Malapot na siya. So, pagkalalagay na natin ang onion. Pakukuluin lang natin siya na lumambot yung onion. Pagkalambot ng onion, isusunod na natin dyan ay gulay. Lagyan na natin ang carrots. Hiniwa-hiwang carrots kasi matagal yan lumambot. Kailangan hindi siya malabsa, lusak. O, sunod na natin ang celery. Katawan ng celery yan, marami nilagay ko para malasa at saka mabango. Pagkatapos niya naluhaluin, tignan mo kung luto na, ilagay mo na yung hard cream. Yan yung cream nila. Parang nestle cream sa atin, pero sa kanila ganyan ang cream nila. Haluin lang ng haluin, lagyan ng cube na shrimp. Para lasang-lasang hipon, lagay na ang tahong. Ayan, haluin, consistent, ilagay ng pusit. Paghalu-haluin na. Para tama lang yung pagkaluto niya, half cook lang. Takpan, obserbahan, haluin uli. Nagluto ako ngayon nito dahil meron akong simpleng... Lagyan na muna natin hipon. Meron tayong simpleng okasyon ngayon. At ito ang aking starter. Papakain sa aking mga bisita. So, pagkalagay ng hipon, lagay na natin ang isda. Yan. Huling-huli talaga nilalagay isda. Tsaka dahan-dahan yung paghalo para hindi madulog, malasa. Pagkahalo, yan ang ginamit ko para hindi madurog. Obserbahan lahat yung kung tama lang yung pagkaluto. Half cook lang kasi mamaya iinitin pa yan eh. So, lagay na natin huling-huli ang paprika, yung bell pepper, red ang napili ko. Pagkalagay niyan, hayaan lang kumulo. Hindi ko masyado dinakpan. Yan lang, ganyan lang siya naka-open. Huling-huli, lagay na natin ang parsley. Marami akong nilagay na parsley. So, masyado siyang makreamy, malasa. So, ayan. Haluin lang. Obserba na kailangan hindi masyadong overcook para hindi tumigas yung hipon at saka yung tahong. So, ayan, luto na!